So what is up, guys? What is up, guys? It's Creamy S, and today, pag-uusapan natin ang isang lente na napakaliit pero super powerful. 50mm f1.8 STM. Yan. So yan. Actually, yun. Tagal ko na gusto mag-vlog, mag-video, pero lagi kong dinidelete yung video kasi nag-cringe talaga ako sa pagmumukha ko. So yun nga, hopefully sana hindi ko na i-delete tong video na to, and sana ma-edit ko to. And yun, purpose ko is kaya nagbi-video para ma-save yung memories. And pangalawa, gusto kong ma-share yung mga experience ko and mga thoughts ko sa mga ibang katulad ko rin na aspiring photographers and filmmakers. Yun lang. And sana may mapulot yung mga tao dito, yung mga nangangarap na may mapulot kayo sa mga susunod ko pang video. Pagpasensya na na kasi ito pa lang yung simulang video ko ng sarili ko. Kasi actually ayoko talagang humaharap sa camera. Lagi lang akong the man behind the camera. Video lang. Videographer. Ayan. So ngayon naman, it's time para humarap naman ako sa camera and i-video ko yung sarili ko. So I got this lens mga 1 month ago na siguro. And so far, okay naman, maganda naman siya. Oo, maganda talaga siya. Okay naman, maganda naman siya. Maganda talaga siya. So bakit ko binili tong lens na to is that I am an aspiring photographer. So beginner pa lang ako na sa photography industry. And gusto ko i-step up yung passion ko. Itong lente na to kasi, ito yung most recommended ng mga photographers sa mga nagsisimula pa lang. So sa tingin ko kung bakit ito yung most recommended is that kasi meron siya standard focal length, which is 50mm, which is hindi siya ganun kalayo like the 200mm, ganun. Hindi rin siya masyadong wide or malapit. So kung mapapansin nyo, yung kit lens meron din naman siyang 50mm. Pero bakit nga ba natin kailangan to? Ito kasi yung pinaka-importante dito is yung kanyang aperture. Meron siyang aperture na f1.8. So sobrang bilis ng aperture na yun. The more kasi na mas mabilis yung aperture mo, is malaki yung buka ng lens mo, kagaya nito. Malaki yung circumference ng lente. Ibig sabihin, mas marami yung kayang pumasok na ilaw sa loob. Ibig sabihin, mas maliwanag yung pwede mo makuha na photo compared sa kit lens. Sa pag nag 50mm ka kasi sa kit lens, ang aperture mo dun is minimum niya 5.6. So sobrang layo nun sa 1.8. So kung maraming pumapasok na ilaw dito, ibig sabihin pwede mo rin siya pang ipang low light situation. At isa pa, kapag mas mabilis yung aperture mo, is mas kaya mo i-isolate yung subject mo from the background. Ito yung nakikita nating background blur sa mga photos at yung tinatawag na bokeh. Merong isang ganito rin yung previous version niya, which is version 2. Almost the same lang sila. Pero ano nga bang pinagkaiba nandito? Ito kasi is STM. Ang ibig sabihin ng STM, tingnan natin. Ayun, STM stands for Stepper Motor Technology na ginagamit ng Canon. Ibig sabihin nun, meron siyang kakaibang motor na ginagamit sa loob ng lente. Dahilan kung bakit mas mabilis at mas tahimik yung focusing system nito compared sa mga ibang lens. Ito kasing STM lens, sinusupport niya yung dual pixel autofocus na meron yung mga bagong camera ng Canon ngayon. And in my case, yung camera na gamit ko is walang dual pixel autofocus. Ang camera ko kasi is EOS 600D, and nagamit ko siya ngayon kasama niya yung kit lens. Wala siyang dual pixel autofocus. Ito kasing dual pixel autofocus na to. Ito yung continuous focus na nagtatrack sa subject mo sa video. Kagaya ng mga ginagamit ng mga ibang YouTuber na camera, yung gamit nila is may dual pixel autofocus na kahit itong kamay ko, kahit ilapit kong ganyan, nagpo-focus siya. In my case, tingnan nyo, hindi siya nagpo-focus talaga. Wala siyang autofocus na yung dual pixel autofocus. So yun nga, kahit may dual pixel autofocus yung camera body mo, kung hindi naman STM yung lente mo, is kumbaga parang baliwala din. So yun nga, bakit STM kung hindi naman supported nung body ko yung dual pixel autofocus? Ganito kasi yan. Mas pinili ko yung STM kesa sa version 2 is that kasi konti lang naman yung price difference nila at sobrang major upgrade nito kumpara sa previous version niya. Una, ito. Meron siyang metal mount na sa previous version is plastic lang yung mount niya dito.
ibig sabihin, mas durable to. At yung weight nito, mabigat siya, guys. Compared sa kit lens, take note, mas malaki yung kit lens, pero mas mabigat pa rin to. Siguro dahil dun sa motor na nasa loob niya. Next is, yung focusing niya. As in, sobrang tahimik talaga. Unlike na pag focus ka sa may ibang lente, gaya nung lens. Yung kit lens na kasi meron ako, so dito ko lang siya pwede compare. Maingay na naririnig mo yung motor na ganun. So dito, wala ka talagang maririnig. Meron lang konti kapag nilapit mo yung tenga mo, doon mo lang siya maririnig. Pero while nagvi-video ka at nag-focus ka, hindi siya rinig sa video. At isa pa, mas mabilis yung focusing system niya. Mas mabilis. Pero, not in the low light situation. Based on my experience na nagkaroon ako ng trouble na mag-focus sa mga low light situations. So, I guess ganun talaga siya. And since lumang model na rin kasi yung body ko, baka ganun talaga siya. Mabagal na mag-focus. At isa pa, pag nagma-manual focus, medyo nahihirapan ako kasi malayo eh. Kumbaga, accurate yung focusing niya, mas madali kang makakaasinta pero malayo yung iikutin ng kamay mo kaya mahirap. Tingin ko, ito talaga, pang autofocus lang talaga siya. Pwede naman manual kapag nag-video ka siguro pero mas maganda siya kung sa autofocus mo siya gagamitin. So, yun nga. Overall, sobrang solid. Tingin ko makakapagsimula na ako dito. Kumbaga, ma-step up ko na yung photography ko. Beginner pa lang naman ako. Wala pa ako nararating. Pero sana, hopefully, may marating ako. And sana, samahan nyo ako dito sa video na to upang marating ko yung mga, yun, yung mga gusto kong marating. So, magpapakita ako ng mga ilang photos na ako gamit itong lente na to. So, in photos na to is kuha ko gamit itong lente na to 50mm f1.8 STM. Mga trials ko lang to and mga laro, kumbaga parang laro-laro lang tong mga photos na to. Pero tingnan nyo naman, super talagang ganda ng quality niya compared sa kit lens na matagal ko na rin ginagamit. Yung kit lens mga 5 months ko na atang ginagamit pero nung nasubukan ko talaga tong 50mm, wow! Sobra. Sa price niya, ito na natin yung pinakamurang lente na pwede nyo mabili. Walang halong biro. Sobrang ganda ng quality ng camera, ay ng lens na to. So sa mga aspiring photographers, yun, isa na rin ako ngayon. So mag-recommend nito sa inyo. Wow! Yun. Sobrang mistake. I think that is it for this video. Like, comment, and subscribe and support Filipino photographers and filmmakers. Ring mo na rin yung bell para updated ka sa susunod na video. Hindi ko alam kung kailang masusundan ng video na to pero hopefully sa mga susunod na araw na no. Hindi lang naman puro reviews ang gagawin ko. Hindi, actually, wala lang talaga akong gusto ko lang makapagsimula. And wala akong maisip na content so ni-review ko na lang muna to para makapag-start ako. Kasi kapag nakapag-start ka, tuloy-tuloy na yan eh. Andun na yung momentum. Wow. So, sana nga ganun. Expect more vlogs to come. Yan, mga vlogs na kung ano-ano sigurong content, di natin alam. Hindi ko alam kung okay na ba tong video na to. Siguro okay na yan. Wala mang kwenta ata yung review ko na. Wow.